Anak, kailan mo naman kaya maiisipang mag-asawa o kahit mag-boyfriend mo naman lang? Pagtatanong ng nanay ni Girlie habang nasa kalagitnaan sila ng pagkain. Natigil naman si Girlie sa pagnguya matapos niyang marinig ang tinuran ng kanyang nanay at walang ano-ano'y nilunok niya kaagad ang pagkaing nasa bibig. Mom, napag-usapan na natin yan noon pa, diba? Wala pa po yan sa plano ko. Alam niyo naman yun. Katwira ni Girlie. Nakataas pa ang isang paa ni Girlie sa upuan habang kumakain na akala mo'y lalaki ito kung umupo. Bukod doon ay nakakamay lang din ito at hindi gumagamit ng kubyertos. Kahit mayaman sila, ay walang kaarte-arte sa katawan si Girlie. Ang sabihin mo, allergic ka talaga sa mga lalaki, anak? Giit ng nanay ni Girlie. Hanggang kailan kami maghihintay sa'yo ng dad mo para mag-asawa ka? Eh namumuti na nga lahat ng buhok namin, di pa kami nagkakaapo sa'yo. Dagdag pang pangangatwiran ng nanay nito. Eh mom, sabi ko naman sa inyong huwag na lang po kayong umasa. Wala naman pong kasiguraduhan na magkakaanak ako. Di ko trip mabuntis, no? Punto naman ni Girlie. Napailing-iling na lang ang nanay ni Girlie dahil sa narinig nito mula sa anak. Gustong-gusto na talaga nilang magkaroon ng apo. Lalo pat si Girlie lang ang alam nilang makapagbibigay nito sa kanila. Dahil ito lang ang nag-iisa nilang anak. Ngunit mukha yatang mabibigo pa sila dahil hindi naman lingit sa kanilang kaalaman na pusong lalaki itong si Girlie. Eh paano kung maghanap tayo ng lalaking babayaran mo lang para mabuntis ka? Pagkatapos nun eh, wala na siyang habol sa bata. Tayo na lang magpapalaki at mag-aalaga. Mayang-maya'y suhestyon ng nanay ni Girlie. Kumunot naman ang noo ni Girlie dahil sa narinig mula sa ina. Mom, hindi yun pwede no? Isipin naman natin yung batang lalaki na walang tatay. Kahit sinong anak ay di yun gugustuhin na maranasan. Kaya hinding-hindi mangyayari ang iniisip mong yan, Mom. Okay? Tanggi ni Girlie na mariin niyang pinapaliwanag iyon para maintindihan ng kanyang ina. Okay, okay. Aasa na lang kami sa himala ng dad mo na magbubuntis ka pa. Dismayadong tugon ng nanay ni Girlie na lumaylay pa ang mga balikat nito. Basta wala yan sa plano ko, Mom. Kung magkakaanak man ako, edi sinuswerte. Pero kung hindi naman, edi ganun talaga ang buhay. Punto pa ni Girlie. Hindi naman umimik ang nanay niya. At sa pagkakataong ito, ay alam na ni Girlie na nagtatampo na ang kanyang ina. Di nilang pinansin ni Girlie ang reaksyon nito at hinalikan niya lang ito sa buhok. Pasok na ako sa trabaho, Mom. Paalam ni Girlie at nagsimula na siyang maglakad palabas ng bahay. Bago tuluyang lumabas si Girlie sa pinto, sinulyapan niya muna pabalik ang kanyang nanay at napabuntong hininga na lang si Girlie dahil wala talaga sa plano niyang magbuntis. Kaya alam niyang madidismaya lang ang kanyang mga magulang kung aasa pa ang mga ito sa kanya. Habang naglalakad si Girlie papasok ng kumpanya, sinusundan siya ng tingin ng mga empleyado at hindi maiwasan ng mga ito na pag-usapan si Girlie. Tignan mo si Ma'am, kung maglakad ay parang lalaki, ang siga niyang tignan? Bulong ng isa niyang empleyado habang pasimpleng tinitignan si Girlie. Ano ka ba? Hindi pa ba malinaw sa'yo na pusong lalaki nga yan si Ma'am? Kaya kahit ang daming gustong manligaw sa kanya, hindi pa nga nagsisimula sa panliligaw, busted na agad. Tugon ng isang empleyado na kamarites nito. Eh di pasensya ka na, alam mo namang pangatlong araw ko palang dito kaya naninibago pa ako. Sanay kasi ako sa lalaki na boss, tapos dito babae nga, mukhang sa babae rin nagkakagusto. Dahilan pa ng empleyadong ito. Alam mo, pangatlong araw mo palang parang di ka naaabutan ng pang-apat na araw dito. Naku, sinasabi ko sa'yo, kapag narinig ka ni Madam, si Santi talaga ang aabutin mo. Ayaw na ayaw ni Madam ng mga masyadong marites kaya kung ako sa'yo, sasarilinin ko na lang ang gusto kong sabihin. Biglang sumingit naman ang isang empleyado sa pag-uusap ng dalawa matapos na hindi niya sinasadyang marinig ang bulungan ng mga ito at hindi na rin siya nakapagpigil na sumingit sa usapan ng dalawa. Natahimik naman ang dalawang nag-uusap at umalis na lang para bumalik sa kanya-kanyang mga trabaho. Samantalang hindi naman narinig ni Girlie ang pag-uusap ng dalawa dahil hindi naman niya hilig pansinin kung anong nangyayari sa paligid niya. Boss! Nandyan na po yung nag-a-apply na bagong janitor! Ilang minuto pa lang ang nakakaraan mula ng tuluyang makarating si Girlie sa office niya, bumungad kaagad sa kanya ang malakas at nakakabinging bunganga ng kanyang sekretarya
na akala mo'y nakalunok ng mikropono dahil sa lakas ng boses nito kahit malapit lamang ang kausap nito. Kaya napatakip na lang tuloy si Girly ng kanyang tenga. Pwede ba, Anastasia? Hinahinaan mo naman yung boses mo kapag kinakausap mo ko? Palagi kong sinasabi yan sa'yo, di ba? Palagi mo namang kinakalimutan? Sisantahin talaga kita kapag di ako nakatiis sa lakas ng boses mo. Reklamo naman ni Girly, kaya naman mabilis na napatakip ng bibig ang sekretarya niya. Sorry na, boss. Pagbigyan mo na. Birthday ko naman eh. Pagdadahilan ng sekretarya ni Girly na medyo hininaan naman ito ang kanyang boses. Dahil sa sinabing iyon ng sekretarya ay napatingin si Girly lalo dito habang nakakunot ang noo. Nako, Anastasia, ha? Tigil-tigilan mo ako dyan sa palusot mo. Ano, buwan-buwan na lang birthday mo? January ngayon, hindi November 1. Baka gusto mong mapaaga ang selebrasyon mo para sa araw ng mga patay na kasabay ng birthday mo. Katwira ni Girly. Mabilis namang napailing-iling ang sekretarya ni Girly habang kumakamot sa ulo. Joke lang, boss. Di ka naman mabiro eh. Aga-aga ang sungit-sungit mo. Sige ka, nakakabilis pa naman yan na magmukhang matanda. Tapos, dadami wrinkles mo, boss. Pananakot naman ni Anastasia na akala naman niya ay e-epekto iyon kay Girly. Pero lalo lang sumama ang mukha nito. Ewan ko sa'yo, Anastasia. Tawagin mo na lang yung nag-a-apply na janitor bago pa kita ipalampaso dun. Utos ni Girly na nawalan ng pasensya sa kanyang sekretarya. Kahit ganito ang sekretarya ni Girly, wala siyang plano na sisantihin ito dahil halos isang dekada na itong nagseserbisyo sa kanya. Masipag, responsable at mapagkakatiwalaan ni Girly si Anastasia. Kaya tinitiis na lang niya ang kaingayan nito at palaging pang-aasar o pangbibwisit sa kanya. Ilang sandali lang ay pumasok na ang nag-a-apply bilang janitor sa loob ng opisina ni Girly. Naabutan nito si Girly na abala sa pagtitipa sa laptop. Magandang araw po, Madam Boss! Kaagad na putol ni Girly sa pagbati ng lalaki matapos niyang marinig ang tawag sa kanya nito. Sinabi iyon ni Girly na hindi pa nililingon ang lalaki dahil may importante siyang hinahanap sa laptop. Napalingon naman ang lalaki sa sekretarya ni Girly na tila humihingi ito ng saklolo dahil hindi niya kaagad nakuha ang punto ni Girly. Ayaw niyang tinatawag na madam. Boss lang dapat ang itatawag sa kanya. Bulong ni Anastasia na nagpapaliwanag sa lalaki. Magandang umaga po ulit, Boss Boss Ellie! Muling putol ni Girly sa pagsasalita ng lalaki, kaya hindi tuloy nito matuloy-tuloy ang gusto niyang sabihin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nililingon ni Girly. Napatingin na naman ang lalaki kay Anastasia na humihingi na naman ng saklolo sa paraan niya ng pagtingin kay Anastasia habang kumakamot sa ulo dahil naguguluhan na siya. Boss Ellie ang itawag mo sa kanya. Ayaw niya ng Girly at Madam. Masyado kasing pambabae yun. E may pusong lalaki yan si Madam Girly. Muli namang bulong ni Anastasia na nagpapaliwanag. Natawa pa siya sa sarili matapos niyang tawagin itong Madam Girly bilang pagbibiro. Napatango-tango naman ang lalaki matapos niyang malaman ang totoo. Magandang araw po ulit, Boss Ellie. Ako po si Lorenzo. Ako po mag-a-apply sana bilang janitor dito sa kumpanya mo. Mabuti naman sa pagkakataong ito ay tuluyan nang nasabi ng lalaki ang kanyang pakay. Tsaka palang lumingon si Girly sa lalaki matapos niyang marinig ang sinabi nito. Tinignan ni Girly ang lalaki mula ulo hanggang sa talampakan nito. Napansin ni Girly na may tsura ang lalaki. Matangkad, matikas ang pangangatawan, maayos ang pananamit at bukod doon ay parang malinis ito sa sariling katawan. Sigurado kang nag-a-apply ka bilang janitor? Tanong ni Girly dahil sa pagtataka. Hindi kasi halata sa lalaki na mukhang naghihirap ito sa buhay. Napatingin naman si Lorenzo sa buong katawan niya dahil din sa pagtataka sa naging tanong ni Girly. Opo, Madam, Boss, bakit mo po ba natanong? Tugon ni Lorenzo na nasundan ng pagtatanong. Bukod doon ay natawag na naman niyang Madam si Girly, kaya naman medyo sumama ang mukha ni Girly pero pinagbigyan niya na lang dahil kabago-bago pa lang nito. Wala. Natanong ko lang. Sige na, tanggap ka na bilang janitor. Pwede ka na magsimula ngayong araw mismo. Sagot ni Girly at pag-hard ng tuluyan kay Lorenzo. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang sekretarya.
Ikaw na bahalang sabihin sa kanya mga dapat niyang gawin, Anastasia. Ibigay mo na rin sa kanya ang uniformeng gagamitin niya. Utos ni Girlie dito. Masusunod po, boss! Malakas ang boses na sagot ni Anastasia, kaya napatakip na naman si Girlie sa tenga niya. Salamat po, boss! Singit naman ni Lorenzo pagkatapos ay inaya na siya ni Anastasia na lumabas para ipaliwanag sa kanya nito ang mga dapat niyang gawin. Matapos ang buong araw na yon, umuwi si Girlie sa bahay nila nang pagod na pagod kahit wala naman siyang gaanong ginawa. Pagkapasok ni Girlie sa sala ng bahay nila, nagtaka siya nang makita niya ang kanyang nanay na may kausap na dalawang lalaki. Nakaupo ang mga ito sa kanilang sofa. Mom, sino sila? Takang tanong ni Girlie habang tinitignan niya ng maigi ang dalawang lalaki. At nung mapansin ni Girlie ang mga hawak-hawak nitong bouquet ng bulaklak, nagkaroon na kaagad ng ideya si Girlie. Naksakto, nandito ka na pala. Kanina ka pa nila hinihintay na umuwi. Aakyat daw sila ng ligaw sa'yo. Paliwanag ng nanay ni Girlie sa kanya. Ano pang hinihintay nyo? Magpakilala na kayo sa anak ko. Baling ng nanay ni Girlie sa dalawang lalaki. Lalapit sana ang isang lalaki kay Girlie pero hindi nito natuloy ang balak matapos siyang pigilan ng isang lalaki. Nang mapigilan naman ng lalaki ang isa, siya na sana ang lalapit kay Girlie pero hindi iyon hinayaan ng unang lalaki kaya naman nauwi sa pagbabangayan ang dalawa. Ba't pa kayo nagtatalo? Wala namang problema kung sinong mauna. May the best man wins, ika nga. Pigil ng nanay ni Girlie sa dalawa kaya natigil ang mga ito sa pagbabangayan. Ganito na lang, bato-batopik na lang tayo. Suhestyon ng isang lalaki. O sige, paunahan makatatlo ha. Wala namang nagawa ang isang lalaki kung hindi ang sumang-ayon na lang din. Hanggang sa nagsimula na silang magbato-batopik. O paano ba yan pre? Panalo ako! Maya-maya'y wika ng lalaking nagsuhestyon kanina. Oo na, ikaw na mauna. Bilisan mo na. Pagtanggap ng isang lalaki sa pagkatalo. Sumantalang si Girlie naman ay nabuburyo habang pinagmamasdan niya ang dalawang lalaki. Humarap naman ang lalaking nanalo sa bato-batopik kay Girlie. Pagkatapos ay inayos pa nito ang suot nitong polo pati ang kanyang buhok. Yung isang lalaki naman tuloy ay na-conscious sa sarili dahil sa ginawa ng isang lalaki kaya naman inamoy nito ang sarili kung mabango pa ba siya o hindi. Hello Miss Beautiful. My name is Dennis. I can be your knight in shining armor. Mapainit man o tag-ulan. Bumagyo man o lumindol. Pagpapakilala ng lalaki. Pinipigilan naman ni Girlie ang sarili na matawa sa pagpapakilala ng lalaki dahil nakukornihan siya dito. Ano ba yan pre? Ang baduy mo magpakilala. Ano tingin mo sa sarili mo? Waterproof o disasterproof? Eh kung mabagsakan ka ng building kapag lumindol, tingin mo makakaligtas ka pa? Komento ng isang lalaki sa pagpapakilala ni Dennis na maging siya ay natatawa. Bakit ka ba nangangialam pre? Strategy ko yun. Eh bato-batopik pa nga, talo ka na. Reklamo naman ni Dennis. Dami mong sinasabi. Tumabi ka na nga lang dyan. Ako naman magpapakilala. Katuwiran ng isang lalaki. Tumabi naman si Dennis kahit napipilitan. Peking umubo naman ang lalaki para tiyaking maayos ang boses niya bago nagsalita. Hello Miss Pretty. Ako nga pala si Gregorio. Handa kang pagsilbihan habang buhay. Ibibigay ko rin sa iyo ang buong kalawakan, maging ang langit at ang buwan, mapasa akin ka lamang. Tuloy ang pagpapakilala ni Gregorio. Kung kanina ay gustong matawa ni Girlie sa pagpapakilala ni Dennis, ngayon naman ay gusto niyang mainis dito kay Gregorio. Sa isip-isip ni Girlie ay masyado silang mabulaklak kung magsalita, ngunit pagdating ng oras na maging sila, ay baka lolokohin lang siya ng mga ito, o di kaya ay sasaktan ng pisikal. Ano pa namang klaseng pagpapakilala yun, pre? Handa raw pagsilbihan habang buhay. Pagiging kasintahan ni Miss Beautiful to, hindi para pumasok bilang kasambahay. Tsaka anong ibibigay pati ang kalawakan? Ano ka, astronaut? Pang-aasar naman ni Dennis na nasundan pa ng pagtawa. Flowers for you, Miss Pretty. Hindi naman pinansin ni Gregorio si Dennis at inabot niya na lamang kay Girlie ang bouquet ng bulaklak. Miss Beautiful, ito lang ang bulaklak ko ang kunin mo. Pinili ko ang pinakamagandang bulaklak para sa napakagandang katulad mo.
Singit ni Dennis na bahagya pang tinulak si Gregorio gamit ang balikat niya. Tapos na time mo kanina, pre. Bakit ngayon mo lang binibigay? Di yan pwede yun. Reklamo naman ni Gregorio pagkatapos ay tinulak niya si Dennis gamit ang balikat niya at nakangiti niyang inilahad kay Girlie ang bulaklak. Hindi ba kinukuha ni Girlie ang bulaklak ay sumingit na naman si Dennis na pumunta sa harapan ni Gregorio para matakpan niya ito. Dahil doon ay nagsimula na naman silang dalawa sa pagtatalo at pag-uunahan. Huwag na kayong magtalo dahil wala akong pinipili sa mga bulaklak niyo. Pareho kong hindi gusto ang mga yan. Naiinis na reklamo ni Girlie dahil doon ay natigil ang dalawa sa pagbabangayan. Eh, anong gusto mo, Miss Beautiful? Tulips ba? Takang tanong ni Dennis. Hindi. Maikling sagot ni Girlie. Siguro sunflower. Panghuhula din ni Gregorio. Mas lalong hindi. Tanggi ni Girlie. Panigurado, gumamela yan. Dagdag pa ni Dennis pero umiling-iling na lamang si Girlie. Mom, ano nga pong paborito kong bulaklak? Di ba alam mo yon? Baling ni Girlie sa kanyang nanay. Chicharon bulaklak na galing pa sa Bulacan, anak. Nagkatingina naman sina Dennis at Gregorio dahil hindi nila lubos akalain ang naging sagot ng nanay ni Girlie. Dahil doon ay pareho silang hindi makapagsalita. Sige na, makakaalis na kayo. Pasensya na pero hindi ako interesado sa inyo, pati sa mga mabulaklakin ninyong mga salita. Pagpapaalis ni Girlie sa dalawang lalaki. Mom, ikaw na pong bahala magpaalis sa kanila. Gusto ko na pong magpahinga. Mahinahong pakiusap ni Girlie sa kanyang nanay at nagsimula na siyang maglakad paakyat ng hagdan. Tita, bakit hindi niyo naman sinabi sa amin na hindi pala siya mahilig sa literal na bulaklak? Pagkain bulaklak pa lang gusto niya. Reklamo naman ni Gregorio na naririnig pa ni Girlie iyon habang naglalakad siya paakyat. Napabuntong hininga na lamang si Girlie na nahiga sa kama niya. Hindi lubos matanggap ng isip niya ang mga pangakong sinabi sa kanya ng dalawang lalaki na iyon. Dahil para kay Girlie ay ilusyon lamang ang mga binitawan nilang salita at puro pangluloko lamang para mapapayag ang isang babae. Ngunit hindi nila madadala si Girlie sa ganoong mga pangako. Kinabukasan pagkapasok ni Girlie sa kumpanya, naabutan niya ang bago nilang janitor na si Lorenzo na abala ito sa paglalampaso ng sahig. Maagang pumasok si Girlie ngayong araw dahil marami siyang kailangan gawin at hindi niya akalaing ganito rin kaagang pumasok si Lorenzo kahit halos 2 oras pa bago ang standard time ng pagpasok nila. Magandang umaga, Boss Ellie! Nakangiting bati ni Lorenzo nang mapansin na niya si Girlie. Bakit sobrang aga mo namang pumasok, Lorenzo? Tanong ni Girlie dito. Ah, wala lang po, Boss. Excited lang po talaga akong pumasok. Paliwanag naman ni Lorenzo. Nga pala, alam kong wala to sa job description mo pero wala pa akong pwedeng mauutusan na iba eh. Pero pwede mo ba akong bilhan ng kape dyan sa malapit na coffee shop? Request ni Girlie kay Lorenzo. Oo naman po, Boss. Wala pong problema sa akin yun. Sa katunayan po, ay pwede niyo po akong utusan dito ng kahit ano. Dahil marami po akong alam na gawin bukod sa pagja-janitor. Ano po bang kape ang gusto mo, Boss? Paliwanag ni Lorenzo at pagtatanong. Black Americano lang. Ihatid mo na lang sa opisina ko, ah. Sagot naman ni Girlie habang inaabot kay Lorenzo ang pambili. Sige po, Boss. Bibili po ako. Paalam ni Lorenzo at nagsimula na siyang naglakad paalis. Sinundan naman ang tingin ni Girlie si Lorenzo habang naglalakad ito paalis dahil pangalawang araw pa lamang ni Lorenzo sa trabaho ay napapabilib na siya dito. Napatango-tango na lang si Girlie at nagdesisyon na siyang pumunta na sa opisina para magsimula na sa dapat niyang gawain na importante. Pagkalipas ng ilang minuto na abala si Girlie sa kanyang ginagawa, napalingon siya sa pinto na may kumatok dito ng 3 beses at si Lorenzo ang pumasok. Boss, eto na pong kape mo. Mahinahong wika ni Lorenzo habang naglalakad ito palapit kay Girlie. Nako, salamat ah. Ikaw pa talagang inutusan ko. Palapag na lang dito sa table ko, please. Nga pala, Boss. Ibibigay ko pala sa itong chicharon bulaklak bilang pasasalamat po sa pagtanggap niyo sa akin dito sa trabaho. Dagdag ni Lorenzo habang pinapakita kay Girlie ang chicharon bulaklak. Oh my God! Sure ka? Para sa akin talaga to? Excited na tanong ni Girlie na mabilis niyang kinuha mula kay Lorenzo ang chicharon bulaklak. Opo, Boss. Galing humismo sa Bulacan yan.
Sakto ho kasing lumuwas ng Maynila si inay, kaya pinabili ko sa kanya para ibigay sa inyo. Pasensya na kayo, boss, ha? Ayan lang kinayanan eh. Nakakahiya nga pong ibigay sa inyo. Paliwanag ni Lorenzo na bakas nga sa kanyang mukha ang paghahiya niya. Ano ka ba? Walang nakakahiya dito, no? Alam mo bang paboritong-paborito ko ang chicharon bulaklak? Lalo kapag galing talaga sa Bulacan? Nako, salamat talaga dito, ah. Hindi ko talaga to aayawan. Tugon ni Girly na tuwang-tuwa sa binigay sa kanya. Mabuti naman po at nagustuhan mo, boss. Sige ho, balik na ako sa trabaho ko. Nakahinga ng maluwag si Lorenzo nang nagustuhan ni Girly ang binigay niya. Pagkatapos ay nagpaalam na rin siya dito at tuluyan na siyang lumabas mula sa opisina ni Girly. Nakangiti pa rin si Girly habang nakatingin sa pintong nilabasan ni Lorenzo. Hindi niya akalain na mabibigyan siya ng ganitong pagkain na talaga namang gustong-gusto niya. At nung nakaraan pa talaga siya nagkikrave na kumain ito, pero sa dami ng gawain ay palaging nawawala sa isipan ni Girly. Goodbye ho, boss. Mag-ingat ho kayo pa uwi. Paalam ni Lorenzo nung nadaanan siya ni Girly sa labas ng kumpanya. Pauwi na kasi sila pagkatapos ng mahabang araw na ginugol nila sa trabaho. Nginitian naman ni Girly si Lorenzo nang magpaalam ito sa kanya. Salamat ulit sa binigay mong chicharon bulaklak ha! Naubos ko kaagad sa sobrang sarap eh! Tugon ni Girly na muli niya ring naalala ang binigay sa kanya ni Lorenzo. Pumasok na si Girly sa driver's seat ng sasakyan niya at pagkaupo na pagkaupo niya pa lang ay narinig niya ang pagtunog ng kanyang phone na hudyat na may natanggap siyang mensahe. Mga importanteng tao lamang sa buhay ni Girly ang may alam ng phone number niyang ito. Kaya naman, tinignan niya kaagad ang mensahe sa pag-iisip na baka ito ay importante. Anak, dumiretso ka sa paborito nating restaurant pag-uwi mo. Nagpa-reserve na ako ng table dito. Basa ni Girly sa mensahe ng kanyang nanay. Wala namang choice si Girly kung hindi sa restaurant na siya dumiretso dahil baka naghihintay na sa kanya ang kanyang nanay. Hello, under po sa reservation ni Mom. Bungad ni Girly sa staff ng restaurant pagkarating niya dito. Hindi na niya kailangan pang banggitin ang pangalan ng mom niya dahil nga paborito nila itong restaurant kaya kilala na siya dito. This way ma'am, samahan na po kita. Tugon naman ng staff habang nagsisimula na itong maglakad kaya naman sinundan na siya ni Girly. Hello Sir Clemente, nandito na po si Mom Girly. Pagkausap ng staff sa isang lalaki. Dahilan para magtaka si Girly. Teka miss, nagkakamali po ata kayo. Ang kasama ko dito ay si mom. Si Sonia Espirito ang mom ko. Di mo na ba kami naaalala? Natatarantang pagtatanong ni Girly. Kayo po, hindi ko maaalala? E regular customer po namin kayo rito, kaya kilalang kilala na po kayo dito. Katwiran ng staff. Eh, bakit dito sa table na ito mo ako dinala? Nasaan ba si mom? Usisa pa ni Girly na nilibot niya pa ang kanyang paningin sa paligid ng restaurant para hanapin kung nasa ang table ang mom niya. Oh, Miss Girly, ako talagang kasama mong kumain dito. I ask your mom a favor kung pwede kitang i-meet sa restaurant. Andito niya ako pinapunta. Nagpaliwanag na ang lalaki kay Girly kaya naman huminto na si Girly sa paghahanap sa kanyang nanay. Ganun ba? Sorry, hindi ako kaagad na-inform ni mom eh. Katuwiran ni Girly sa lalaki. Maiwan ko na po kayo ha? Singit ng staff sa usapan at maingat na siyang umalis sa table ng dalawa. Take a seat here, Girly. Hinila ng lalaki ang upuan paatras para paupuin dito si Girly. Umupo naman si Girly para pagbigyan ang lalaki. What do you want to eat? Here's the menu. You can order anything you want. Don't worry, it's on me. Wika ng lalaki pagkaupo niya sa harapan ni Girly habang inaabot niya rito ang menu. Kinuha naman ni Girly ang menu at pumili na siya ng pagkain gusto niya. Pagkatapos ay tinawag na nila ang staff para kunin ang order nila. Ano nga ulit pangalan mo? Ito kasi ang unang beses na nagkita tayo eh, kaya di kita kilala. Seryosong tanong ni Girly. I am Vester Clemente. The owner and CEO of Clemente's Real Estate Company. Pagpapakilala naman ng lalaki. In fact, isa ang kumpanya ko sa mga kilala at tanyag na kumpanya dito sa Pilipinas and even abroad. Dagdag pa ng lalaki kahit hindi naman na iyon, tinanong pa ni Girly, kaya bahagya siyang napaangat ng kilay. Is this a dinner for a business matter?
Kaya ba gusto mo ako makausap? Usisa ni Girlie kay Vester. No, it's like we're having a casual date. Kasi gusto kitang ligawan. Pag-amin ng lalaki at nung marinig iyon ni Girlie, ay bigla siyang napaubo. Waiter, give me water. Please, make it quick. Napaubo si Girlie dahil sa hindi niya inaasahang marinig. Kaya naman, nataranta si Vester na nagtawag ng staff para bigyan sila ng tubig na maiinom ni Girlie. Mabilis namang nagbigay ng tubig ang waiter at sa pagmamadali ay bahagyang natapunan ng tubig ang suot na long sleeve ni Vester. What the hell? Kita mo tong ginawa mo? Binasa mo yung suot ko? Di mo ba alam kung magkano to? It's worth 100,000! In short, kulang pa ang sinisweldo mo ng ilang taon para makabili ka ng ganito kamahal na damit. Galit na sigaw ni Vester sa staff. Mahirap ka na nga, tatanga-tanga ka pa. Nasaan ba manager niyo para maipasisante kita? Patuloy na pagsigaw ni Vester sa staff. Kaya naman, halos maiyak ang staff dahil sa sinabi ni Vester. Hey, tama na yan. Damit lang yan, okay? Tsaka hindi naman sinasadya ng staff eh. Nataranta lang din siya. Inawat na ni Girlie si Vester. Kaya naman natigil na ito sa paninermon sa staff. Sige na, balik ka na sa trabaho mo. Pagpasensyahan mo ng kasama ko ah. Nabigla lang din siya sa nangyari. Paghingi ni Girlie ng paumanhin sa staff at pinaalis na niya ito. Bumalik na si Girlie sa pagkakaupo at natahimik siya habang iniisip niya ang ginawa at ang mga sinabi ni Vester doon sa staff. Para kay Girlie ay isang malaking red flag iyon dahil nakita naman siguro ni Vester na hindi naman iyon sinasadya ng staff. Pero ganun pa ang naging reaksyon niya. Bukod doon ay minaliit pa niya ang staff at sinabihan niya pa ng masasakit na salita. Ngayon pa lang ay pinakita na ni Vester ang totoo niyang ugali na siyang hindi nagustuhan ni Girlie. Dediretsuhin na kita, Vester. Sa edad kong to, hindi na boyfriend ang hinahanap ko. Kung hindi gusto ko yung partner na panghabang buhay ko nang makakasama. To be honest, wala talaga akong planong mag-asawa. Pero if ever na pagbibigyan kita, anong kaya mong gawin para sa akin para magustuhan kita? Seryosong tanong ni Girlie kay Vester. As what I've said earlier, I owned a big company, so I'm rich. That's why I can give you everything you want in life. Kaya makakasigurado ka sa akin na kaya kitang bilhan ng engagement ring worth 6 digits or even worth millions. Di kagaya nung mumurahin na nabibili lang sa tabi-tabi. Paliwanag ni Vester na nasundan pa ng pagtawa. Muling tumaas ang kilay ni Girlie sa sinabing iyon ni Vester na talaga namang hindi niya nagustuhan. Masyado ka talagang mapagmataas, no? For your information, di ko kailangan ng mamahaling ring o kahit ano pang jewelry yan. Kasi kung gusto ko man, kaya kong bilhan ng sarili ko. Di ko kailangang iasa yon sa lalaking kagaya mo. Hindi na nakatiis pa si Girlie kaya prinangka na niya si Vester. Dahil doon ay hindi naman nakapagsalita ang lalaki. At para sabihin ko sa'yo, hindi ako katulad ng mga babaeng inaakala mo. Di mo ako makukuha dahil lang kaya mo akong bilhan ng mamahaling singsing. At sino ka para pagtawanan ng mga mumurahing singsing na sinasabi mong mabibili lang dyan sa tabi-tabi? Oo nga't mayaman ka, pero wala kang karapatan para manghusga. To be honest, mas gugustuhin ko pang makatanggap ng mumurahing singsing kaysa sa mahal nga, galing naman sa mayabang na katulad mo. Shame on you! Pagkasabi noon ni Girlie ay mabilis na siyang umalis sa restaurant na iyon. Naiwan naman si Vester na hanggang ngayon ay tulala pa rin dahil sa mga salitang natanggap niya mula kay Girlie. Buisit na lalaking yun. Akala mo naman kung sinong gwapo, eh mukha namang paa. Tapos napakayabang pa. Nagdadabog na reklamo ni Girlie habang sumasakay siya sa kanyang sasakyan. Habang nasa kalagitnaan ng pagmamaneho, biglang nagreklamo ang tiyan ni Girlie. Kaya naman, napasimangot si Girlie. Ay, nagutom na tuloy ako dahil sa lalaking yun. Sayang yung in-order ko. Muling reklamo ni Girlie. Habang patuloy siya sa pagmamaneho, nadaanan ni Girlie ang nagtitinda ng isaw-isaw. Naakit siya nito, kaya naman hininto ni Girlie ang sasakyan sa tabi para bumili. Pabili po akong isaw, mga 5, tapos 3 nitong bituka at 2 Betamax. Wika ni Girlie sa tendero. Pagkasabi ni Girlie sa order niya, ay sinundan naman siya ng isang lalaking customer. Pabili nga rin po akong isang isaw. 6 po sa akin.
Wika ng lalaki at pagkarinig ni Girlie sa boses ng lalaki, nakilala ni Girlie ang boses niyon. Kaya napatingin si Girlie dito. At hindi siya nagkakamali. Tama nga ang hinala niyang si Lorenzo ito, ang janitor sa kumpanya niya. Lorenzo? Tawag ni Girlie dito para kunin ang atensyon ni Lorenzo. Nagtagumpay naman si Girlie dahil kaagad siyang nilingon ni Lorenzo na nanlaki pa ang mga mata ng binata. Boss Ellie, ikaw pala ho yan. Bumibili ka ho ng isaw-isaw? Tanong ni Lorenzo dahil sa pagtataka. Di siya makapaniwala na bumibili si Girlie ng isaw-isaw kahit mayaman naman ito. Oo naman, masarap kaya to. Tagal ko na rin kayang hindi nakakakain ito. Kaya eto, napabili rin ako. Tugon naman ni Girlie. Teka kuya, dagdagan mo pa po ng 10 piraso yung kanya. Ako na pong bahala magbayad. Baling ni Girlie sa tindero ng isaw-isaw. Naku Boss Ellie, wag na po, nakakahiya naman. Tanggi ni Lorenzo na nahihiya na. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Bawal tumanggi sa grasya, magtatampo yan. Sige ka. Katwira naman ni Girlie. Sige na kuya, ako nang bahala, dagdagan mo na po. Muling pagkausap ni Girlie sa tendero dahil nalilito ito kung susundin ba siya o hindi. Pero di kalaunay sumunod na lang din ito. Samantalang si Lorenzo naman ay napakamot na lang sa ulo. Ito pong bayad kuya, sa inyo na po ang sukli. Pagabot ni Girlie ng bayad sa tendero na masaya namang kinuha iyon ng tendero at lubos na pinasalamatan si Girlie. Mayroong upuan sa gilid ng kalsada kaya doon muna umupo ang dalawa habang kumakain. Hindi mo pa ba kailangang umuwi? Baka hinahanap ka na sa inyo. Nag-aalalang tanong ni Girlie kay Lorenzo. Huwag ka mag-alala, boss. Di naman yun magagalit si inay. Tugon ni Lorenzo na naninigurado. Tsaka mag-isa ka lang ho dito eh. Aalis na lang din ho ako kapag umalis na kayo. Para sure akong safe kayo, boss. Marami ho kasing loko-loko dito na baka pagtripan kayo. Kaya kailangan mag-ingat dito. Pag-amin ni Lorenzo at pagiging concern kay Girlie. Nako, silang mag-ingat sa akin. Nag-aral kaya ako ng taekwondo, kaya marunong din ako ng self-defense. Katwira ni Girlie na may kasamang pagbibiro. Patuloy sa pagkain si Girlie sa isaw-isaw, na baka sa mukha niyang sarap na sarap siya dito. Nakatitig naman si Lorenzo kay Girlie habang kumakain dito at bilib na bilib si Lorenzo kay Girlie. Napansin ni Girlie ang pagtitig sa kanya ni Lorenzo. Kaya napatingin din siya dito at napahinto siya sa pagkain. Nako, hindi ka mabubusog niyan kung nakatingin ka lang sa akin. Bakit ka ba titig na titig sa akin ha? Ngayon ka lang ba nakakakita ng taong sarap na sarap sa pagkain ng isaw? Pagbibirong tanong ni Girlie kay Lorenzo. Napailing-iling naman si Lorenzo na kahit siya ay napangiti rin. Hindi naman ho boss. Namamangha lang ho ako kasi may mayaman pa palang katulad mo na hindi maarte sa katawan. At kahit isaw-isaw lang yan, di ko nakikita sa inyo na nandidiri kayo kumpara sa mga ibang mayayaman na kumpandirihan ng mga pagkaing tinitinda sa kali. Tingin ata nila sa pagkaing ganito ay daga o ipis na nakakadiri. Pero kung ikukumpara sa inyo, eh sarap na sarap pa ho kayong kumakain at parang hindi nyo iniisip kung madumi ba ito. Punto ni Lorenzo na kaagad namang nakuha ni Girlie kaya napatango-tango siya. Ang sarap-sarap naman talaga ng isaw-isaw ah. Tsaka kung hindi mo na itatanong, galing din kami sa hirap dati. Kaya danas ko na ang ganitong buhay noon. Kahit mapera na ako o mayaman na ngayon, hindi ko ikinakahiya na galing din ako sa hirap. Kaya wala lang sa akin ang mga pagkain ng mga ganito. Sanay ang sikmura ko, no? Paliwanag ni Girlie kaya naman, lalong napahanga sa kanya si Lorenzo. Sana dumami pa yung katulad mo, boss. Dami kasi dyan sa tabi-tabi. Lalo yung mga akala mo hindi dumaan sa hirap sa buhay. At mga mata pobre na kung lait-laitin kaming mga mahihirap ay parang wala kaming karapatang lumanghap ng hangin na nilalanghap din nila. Punto ni Lorenzo. Dahil doon ay muling bumalik sa isipan ni Girlie, Sylvester, pati ang panlalait na sinabi nito sa staff. Tama ka dyan. Kailangan din siguro nilang dumaan muna sa hirap bago nila ma-realize ang ginagawa nilang masama. Pagsang-ayon ni Girlie. Okay lang po ba kayo, boss? Manasabi po ba ako masama? Tanong ni Lorenzo kay Girlie dahil napansin niyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Girlie. Wala to. Huwag mo nang isipin. May nakasama lang kasi akong lalaki kanina na ganyan ang ugali. Ang lakas niyang manlait sa kapwa niya. Tapos gusto pa niya akong ligawan.
Tingin niya papatol ako sa kagaya niya na puno ng kayabangan ang katawan porket mayaman siya? Hinding-hindi mangyayari yun. Paliwanag ni Girlie sa dahilan, kaya medyo nakaramdam siya ng inis. Pagkatapos nun, ay kinuwento niya ang buong pangyayari kay Lorenzo. Nako, kung ibang babae yan, siguro payag sila kahit ganun ang ugali ng lalaki. Basta makuha lang nila mga material na bagay o kung ano pang mangluho nila. Ang hiling ko, sana makatagpo ang lalaki ng katulad niya. Tignan natin kung anong mangyayari sa kanya. Kumento naman ni Lorenzo pagkatapos ni Girlie na magkwento. Kung ako tatanungin, sana hindi siya makatagpo ng babaeng para sa kanya. Para maging miserable ang buhay niya. Di niya deserve ng true love, no? Dapat sa kanya, nagsasuffer sa buhay. O di kaya ay bawiin sa kanya lahat ng kung ano ang mayroon siya ngayon. Para matuto siya at mapagtanto niya ang mga pagkakamali niya sa buhay. Tugon ni Girlie, na napatango din si Lorenzo bilang pagsang-ayon. Pagkatapos nilang pag-usapan ang lalaking iyon, ay natapos na rin sila sa pagkain. Oh, paano ba yan? Baka hinahanap ka na sa inyo. Masyado palang napasarap ang pag-uusap natin. Di natin na malaya ng oras. Natatawang wika ni Girlie matapos niyang tumingin ng oras sa suot niyang relo. Kailangan ko na rin palang umuwi. Baka hinahanap na rin ako ng nanay ko. Dagdag pa ni Girlie. Kaya naman, naglakad na sila at hinatid ni Lorenzo si Girlie papunta sa sasakyan nito. Salamat ho ulit sa libre, boss. At saka, nag-enjoy po akong kausap kayo. Pag-amin ni Lorenzo. Wala yun, no? Sa susunod na gusto ko ulit kumain dito, ikaw talagang aayain ko, kaya dapat ready ka, ha? Tugon ni Girlie na napapahagik-git pa. Walang problema, boss. Sabihan niyo lang ako kapag maisipan niyong kumain dito. Di ako magdadalawang isip na samahan kayo. Pagtitiyak ni Lorenzo kaya naman, napangiti sa kanya si Girlie. Nga pala, kapag nasa labas tayo, di mo na ako kailangang tawagin boss, okay? Ellie lang, okay na. Tsaka wala na yung ho-ho na yan. Isipin mo na lang na kapag nasa labas, magkaibigan tayo. Pero syempre, kapag nasa loob ng trabaho, kailangan natin maging professional. Punto ni Girlie at pagpapaliwanag. Makakaasa kang tatandaan ko yan, boss. Este, Ellie. Sagot ni Lorenzo na natawa pa siya sa kanyang sarili matapos niyang magkamali kaagad ng tawag dito. Naku, kailangan mo nang sanayan ang sarili mo. Pagbibiro ni Girlie. Teka, saan pala dito ang bahay mo? Maya-maya'y pag-iiba ni Girlie sa usapan. Diyan lang sa malapit. Dalawang kanto lang simula dito. O siya, paano ba yan? Kailangan ko nang umuwi. Una na ako, Lorenzo. Paalam ni Girlie. Sige ho, mag-ingat kayo, boss. Wika ni Lorenzo kaya naman tinaasan siya ng kilay ni Girlie. Ayan ka na naman sa ho at boss mo. Tatadya ka na kita dyan eh. Biro ni Girlie kaya pareho silang natawa. Ay, sorry. Nawawala pa sa isip ko eh. Sige na, mag-iingat ka sa pag-uwi mo, Ellie. Muling pag-uulit ni Lorenzo sa sinabi niya kaya naman napatango si Girlie. Samantalang si Lorenzo naman ay medyo naiilang natawagin si Girlie sa ganon. Pero iniisip na lang ni Lorenzo na masasanay na lang din siya pagdating ng araw. Ayan, ganyan nga. Sang-ayon ni Girlie sa sinabi ni Lorenzo at sa pagkakataong ito ay tuluyan na siyang sumakay ng sasakyan at nagsimula ng magmaneho pauwi sa bahay nila. Sinundan naman ni Lorenzo ng tingin ang sasakyan ni Girlie na papalayo na mula sa pwesto niya ngayon. Sumilay ang tipid ng ngiti sa labi ni Lorenzo dahil napahanga siya ni Girlie sa angking kabaitan nito at hindi pagiging maarte sa kabila ng estado nito sa buhay. Ngayon ay masasabi ni Lorenzo na mapalad siyang sa kumpanya ni Girlie siya nagtatrabaho. Pagka-uwi ni Girlie sa bahay nila, bumungad sa kanya ang kanyang nanay na naghihintay sa sala. Sila lang kasing dalawa ang nakatira ngayon sa bahay dahil kasalukuyang nasa ibang bansa ang tatay ni Girlie. O anak, kamusta ang naging date mo? Excited na tanong ng nanay ni Girlie. Mom, bakit hindi mo naman po sinabi sa akin na hindi pala ikaw ang kasama ko roon? E di sana, hindi na po ako pumunta. Reklamo ni Girlie sa kanyang nanay. O kaya nga hindi ko sinabi sa'yo. Kasi kung nalaman mo kaagad na iba ang kasama mo doon, ay alam kong hindi ka talaga pupunta. Katuwiran naman ng nanay ni Girlie. E ano ngang nangyari? Muling tanong pa ng nanay ni Girlie. Wala. Ayun, iniwan ko siya.
Ang pangit kasi ng ugali. Masyadong matapobre at mayabang. Ayaw ko sa ganong lalaki, Mom. Ikaw ba, Mom? Payag ka bang ganon ang makakatuluyan ko? Pag-amin ni Gurley at pagtatanong. Siyempre, ayaw ko rin, no? Tama lang yung ginawa mong iniwan mo siya doon, anak. Pagsang-ayaw ng nanay ni Gurley sa kanya. See? Sabi sa iyo eh. At ikaw naman, Mom, please lang, tigilan mo ng paghahanap ng lalaki para sa akin. Alam kong ikaw ang umalok sa lalaking yon. Eh saan mo ba yun nakuha? Mukhang hindi na palaki ng tama eh. Pangbibisto ni Gurley sa kanyang mom, kaya naman panay ang iwas nito ng tingin. Eh anak yun ang dati naming driver na yumaman dahil sa tulong ng tatay mo. Sagot ng nanay ni Gurley dahilan para manlaki ang mata ni Gurley nang dahil sa nalaman. Seriously? Si dad palang tumulong sa kanila kaya siya nasa ganong estado ngayon? Tapos kung magyabang pa siya sa akin, wagas. I can't believe this, Mom. Kung umusta siya ay parang hindi siya nanggaling sa hirap, eh pare-pareho lang pala tayong doon nanggaling. Saad ni Gurley na hindi pa rin makapaniwala. Eh may mga ganoong tao talaga, anak. Ganon ang nagagawa ng pera at kayamanan. Masyadong nasilaw kaya lumaki ang ulo at hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Katuwiran ng nanay ni Gurley kaya napailing-iling siya dahil sa pagkadismaya niya kay Vester. O siya, maliligo na ako, Mom. Sagot ni Gurley pagkatapos ay naglakad na siya paakyat ng hagdan. At nung nasa kalagitnaan na ng hagdan si Gurley ay tumigil siya sa paglalakad at muling hinarap ang kanyang nanay. Inuulit ko, Mom. Huwag mo na pong gagawin ulit yon, ha? Huwag mo na akong imamatch sa kung kani-kaninong lalaki lang kasi nga po, hindi ako interesado. Allergic nga ako sa lalaki, di ba? Mas gugustuhin ko pang magkagusto sa babae kaysa sa lalaki. Reklamo ni Gurley pagkatapos ay tumalikod na ito para muling magpatuloy sa paglalakad. Pero biglang may naisip siyang sabihin kaya naman muli niyang nilingon ang mom niya. Kapag hinanapan mo pa ako ng lalaki, Mom, puputulin ko o di kaya ay pamimigay ko ang mga paborito mong halaman. Pananakot ni Gurley sa kanyang nanay. Kinabahan naman ang nanay ni Gurley dahil sa sinabi nito. Kaya naman mabilis itong umiling-iling. Wag! Promise! Hindi na kita pakikialaman. Huwag mo lang pakialaman ang mga halaman ko. Pangako ng nanay ni Gurley. Sa kaloob-looban ay natawa naman si Gurley sa naging sagot ng nanay niya. Parang mas importante pa rito ang halaman kesa sa kanya. Nang tuluyan ng makaalis si Gurley, lumaylay naman ang balikat ng nanay ni Gurley dahil gustong-gusto na talaga niyang magkaapo pero mukhang wala na talagang pag-asa. Isa pa, ayaw naman niyang totohanin ni Gurley ang banta nitong puputulin o ipamimigay ang mga paborito niyang mga halaman. Kaya walang choice ang nanay ni Gurley at inisip na lamang nito na itong mga halaman na lang ang aalagaan niya at ituturing na parang mga apo niya. At mukhang kailangan na niyang tanggapin na hindi sila magkakaroon ng apo mula kay Gurley. Samantalang pagkalipas ng halos kalahating oras, binoblower na ni Gurley ang buhok niya pagkatapos niyang maligo, para tuyo na ito kapag matutulog na siya. Habang tinutuyo ni Gurley ang buhok niya, bigla niyang nakagat ang sarili niyang dila, kaya naman bigla siyang napahinto sa pagblower. Aray ko naman! Daing ni Gurley dahil sa sakit. Simula pagkabata, nasanay si Gurley na kapag nakakagat niya ang sariling dila niya, ibig sabihin daw noon ay may ibang taong umiisip sa kanya. Kaya naman, iisip siya ng number at ang katumbas na letter ng number na iyon ay ang first letter ng pangalan ng taong nakakaisip sa kanya. Number 12. Kahit matanda na siya, ay ginagawa pa rin ito ni Gurley. Kaya naman, nagsabi na kaagad siya ng number na kung anong lumabas sa bibig niya ay okay na yon. Pagkasabi ni Gurley sa number 12, ay inalam na niya kaagad ang katumbas na letter noon. Letter L. Sino naman kayang letter L ang iisip sa... Nahinto si Gurley sa pagsasalita nang biglang pumasok ang kaisa-isang letter L na pumasok sa isip niya. Si Lorenzo? Bakit naman ako iisipin nun? Tanong ni Gurley sa kanyang sarili. Dahil wala namang sasagot sa tanong niya, ay nagpatuloy na lamang si Gurley sa pagbublower ng buhok niya. At pagkatapos niya doon, ay nagdesisyon na siyang matulog. Oh, shucks! Anong oras na? Shucks, shucks, shucks! Oh my God! Kinaumagahan, nagising si Gurley na
natataranta dahil napansin niyang maliwanag na ang paligid. Shucks, late na ako! Mayroon pa namang board meeting! Singhal ni Girlie sa kawalan pagkatapos niyang makita ang kasalukuyang oras. Dahil doon ay nagmamadaling nagbihis si Girlie. Hindi na siya naligo pa dahil mabuti na lang ay nakaligo na siya kagabi. Tanging ginawa niya lamang ay nag-toothbrush at kaunting seremonya pa ang ginawa ni Girlie sa sarili. Pagkatapos ay tuluyan ng umalis ng bahay si Girlie. Anastasia, pakisabi malilate ako ng around 30 minutes sa board meeting. Ikaw na bahala mag-isip ng dahilan. Basta, siguraduhin mong hindi ka papalpak. Nasa biyahin ako papunta dyan. Bye! Kinausap ni Girlie ang kanyang sekretarya habang nagmamadali siyang magmaneho. Kahit siya ang may-ari ng kumpanya, ayaw naman niyang paghintayin ng matagal ang mga ka-board meeting niya dahil ayaw niyang ma-disappoint ang mga ito sa kanya. Nang makarating na si Girlie sa kumpanya, nagmamadali na siyang tumakbo papasok kaya naman hindi niya namalayang madulas pala ang tinatakbuhan niya dahil naglilinis doon si Lorenzo. Boss, baka ako madulas! Hindi pa natatapos ni Lorenzo ang gusto niyang sabihin kay Girlie ay nangyari na nga ito. Biglang nadulas si Girlie kaya muntikan siyang matumba. Mabuti na lang ay nasalo siya ni Lorenzo. Pero dahil nawalan ng balanse si Lorenzo dahil sa pagkabigla at sa bilis ng pangyayari ay bigla siyang natumba kasama ni Girlie. Nakapaibabaw si Girlie kay Lorenzo sa sahig at ang malala pa rito ay aksidente silang naghalikan. Pareho silang hindi nakagalaw dahil sa pagkabigla nang maglapat ang mga labi nila sa loob ng ilang segundo. Maging ang mga empleyado na nasa paligid ay nabigla sa nangyari na parang sa sandaling ito ay huminto sa paggalaw ang oras sa loob ng kumpanya dahil lahat sila ay hindi nakagalaw at nakatingin lamang kina Lorenzo at Girlie na magkalapat pa rin ang mga labi. Nang matauhan na si Girlie ay mabilis siyang tumayo. Si Lorenzo naman ay ganun din ang ginawa. Sorry sa nangyari, Lorenzo. Pasensya na talaga. Mabilis na paghingi ni Girlie ng paumanhin, ngunit bakas sa kanya ang pagkailang dahil sa nangyari. Sorry din, boss. Hindi ko kaagad nakitang tumakbo kayo. Kaya hindi kita kaagad nabalaan. Paghingi ng tawad ni Lorenzo. Okay lang. Sige na, nagmamadali na ako. Pagkasabi no ni Girlie ay hindi na niya hinintay pa ang sasabihin ni Lorenzo dahil nagmamadali na siyang tumakbo papunta sa elevator. Habang nasa loob ng elevator ay napahawak si Girlie sa sarili niyang labi dahil hanggang ngayon ay nararamdaman niya pa rin ang labi ni Lorenzo na tila nakadampi pa ito sa labi niya. Hanggang sa bumukas na ang elevator kaya naman, nagmamadaling tumakbo ulit si Girlie papunta sa room kung saan ang board meeting. Finally, you're here, Miss Espirito! Bungad kay Girlie ng isang babae na kasama sa mga board. Mabilis namang humingi ng paumanhin si Girlie dahil sa nangyari. At hindi na sila nagsayang pa ng oras dahil kaagad ding sinimulan ang board meeting. Habang nasa kalagitnaan ng meeting, ay hindi nakapag-focus si Girlie sa pinag-uusapan dahil hindi mawala sa isip niya si Lorenzo at ang aksidente nilang paghalikan kanina. Mrs. Espirito, sang-ayon ka ba sa suhestyon ni Mr. Ong Pao ko? Maya-maya pagkuha ng isa nilang kamiting sa atensyon ni Girlie. Pero bigo siyang mapasagot si Girlie dahil nakatulala ito. Mrs. Espirito, are you with us? Tanong muli ng kamiting nila na bahagya pang lumakas ang boses nito. Kaya naman sa pagkakataong ito ay napatingin na sa kanya si Girlie. Nabigla naman si Girlie at biglang nakaramdam ng pagkahiya. Dahil nang pasadahan niya ng tingin ang lahat ng kanyang ka-board meeting, ay lahat ng ito ay sa kanya nakatingin. Sorry, may iniisip kasi akong ideya na pwede kong isuggest kaya medyo natulala akong kakaisip kung pwede ba yon. Nauutal na wika ni Girlie na nagpapalusot. Kahit ang totoo ay ang aksidenteng paghalika nila ni Lorenzo ang nasa isip niya. Pagkatapos nila Girlie sa board meeting, dumiretso kaagad siya sa restroom. Ano pang nangyayari sa'yo, Girlie? Kiss lang yon. Bakit ka nagkakaganyan? Reklamo ni Girlie sa kanyang sarili habang nakaharap siya sa salamin na mahina niya pang sinasampal-sampal ang magkabila niyang pisngi. Nang walang makuhang sagot si Girlie sa sarili niyang tanong, ay muli na naman siyang natulala na iniisip pa rin ang nangyari sa kanila ni Lorenzo. Nang may pumasok na empleyado sa restroom,
Mabilis na hinalamusan na lang ni Girly ang kanyang mukha para magising ang buong pagkataon niya. Pagkatapos ay nagmamadali siyang lumabas ng restroom. Habang naglalakad si Girly pabalik sa opisina niya, bigla silang nagkasalubong ni Lorenzo kaya pareho silang napahinto sa paglalakad. Nagsalubong ang mga mata nila sa isa't isa. Ngunit kaagad na umiwas ng tingin si Girly dahil hindi niya kinayanan at bahagya siyang naiilang. Dahil doon ay nakayukong nagpatuloy si Girly sa paglalakad nang walang sinasabi kahit ano. Pagkapasok ni Girly sa opisina niya, mabilis niyang sinara ang pinto at sumandal siya dito. Ano ba itong nangyayari sa akin? Naguguluhang tanong ni Girly sa sarili habang nakahawak siya sa dibdib niya sa may bandang puso dahil pansin niya ang mabilis na pagtibok nito. Di alam ni Girly kung bakit tila ang tagal ng oras ngayon e maghapon naman siyang tulala, wala sa sarili at lumilipad ang utak kung saan saan kaya hindi na niya tuloy nagawa ang mga dapat niyang gawin. Boss Ellie, hindi pa ba kayo uuwi? Tanong ng sekretarya ni Girly nung oras na ng uwian dahil napansin itong hindi pa nag-aayos si Girly at nakatulala lang sa harap ng laptop. Kapag si Anastasia ang nagsalita ay hindi na niya kailangan pang ulitin ang sabihin para lang marinig siya ni Girly. Dahil sa lakas ba naman ng boses niya ay nagulat niya si Girly na halos mapatalon pa ito sa gulat nung sandaling magsalita siya. Uwian na pala? Hindi ko napansin. Sige, mauna ka na. Magliligpit lang ako ng mga gamit ko. Pagpapauwi na ni Girly kay Anastasia, kaya umalis na rin ito. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin maalis sa isip ni Girly ang nangyari sa kanila ni Lorenzo. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya dahil isang aksidenteng halik lang yon, pero nagtataka siya kung bakit hindi mawala sa isip niya yon at madalas niyang naaalala kahit anong gawin niya. Hanggang sa isang araw, natagpuan na lamang ni Girly ang kanyang sarili na nanunood ng tutorial kung paano ang tamang paglalagay ng makeup sa mukha. Hindi maintindihan ni Girly ang sarili kung bakit bigla siyang naging interesado dito, pero nagpatuloy pa rin siya sa panonood. Dumating na sa puntong palihim na pumapasok si Girly sa kwarto ng kanyang nanay at patago niyang kinukuha ang mga makeup nito. Nagkukulong pa siya sa kwarto niya para subukan na ayusan ang sarili. Hanggang sa isang araw bago pumasok sa trabaho, biglang pumasok ang nanay ni Girly sa kanyang kwarto. Anak, nawawala yung bago kong biling lipstick, napansin mo ba? Tanong ng nanay ni Girly sa kanya. Nagulat si Girly sa biglang pagsalita ng kanyang nanay. Kaya naman, hindi siya nakapag-isip at bigla siyang napalingon dito habang naglalagay siya ng lipstick sa kanyang labi. Naaktuhan tuloy siya ng kanyang nanay sa akto na ginagamit niya ang hinahanap nitong nawawalang lipstick. Girly, ayan yung lipstick na hinahanap ko ah! Teka, ikaw ba talaga ang anak ko? Girly, ikaw ba yan? Oh no! Lord, ano pong nangyayaring himala ngayon? Sunod-sunod na tanong ng nanay ni Girly dahil hindi ito makapaniwala sa kung anong nakikita niya ngayon. Ang OA naman ni Mom? Reklamo ni Girly sa kanyang nanay. Anong OA ka dyan? Ngayon lang kita nakitang nag-aayos sa sarili. Siyempre nakakagulat yun. Katwira naman ng nanay ni Girly. Alam mo ba, bata ka pa lang ay gustong gusto na kitang ayusan. Pero ayaw na ayaw mo talagang mag-makeup kaya hindi ko na rin nagawa. Gusto mo bang ako na mag-makeup sa'yo anak? Biglang pagkwento ng nanay ni Girly at suhestyon din ito. Talaga Mom? Sige po. Pagsang-ayon ni Girly kaya naman, tuwang-tuwa ang kanyang nanay dahil sa unang pagkakataon ay magagawa na niya ito kay Girly. Enjoy na enjoy naman siyang ayusan ang anak. Ang ganda-ganda mo anak kapag naaayusan na. Halos hindi na kita makilala. Namamangha pa rin puri ng nanay ni Girly sa kanya. Talaga Mom? Maayos ba akong tignan? Tanong ni Girly na medyo nag-aalangan. Oo naman, nakakapanibago pero ang ganda mo ngayon anak. Bagay na bagay, tugon ng nanay ni Girly. Sige Mom, pasok na po ako sa trabaho. Paalam ni Girly sa kanyang nanay. Mag-iingat ka anak ha? Iyon na lang ang nasabi ng nanay ni Girly at tinitigan niya ang kanyang anak sapagkat bagong-bago ito sa kanyang paningin. Kahit pagkalabas nila sa kwarto ni Girly at pagbaba ni Girly sa hagdan, titig na titig pa rin ang kanyang ina.
Gusto pa sanang tanongin ng nanay ni Girlie kung papasok ba talaga si Girlie ng ganon ang suot. Dahil ngayon lang niya nakita ang anak na nakaskirt dahil palagi itong nakaslacks kapag pumapasok sa trabaho. Nagtataka siya sa biglang pagbabago ng kanyang anak. Ngunit gusto niya ang pagbabagong iyon ni Girlie. Kaya hinayaan na lamang niya ito at hindi kinestyon. Naiwan ang nanay ni Girlie sa taas ng hagdan na tulala at hindi mawala ang ngiti sa mga labi nito. Pagpasok ni Girlie sa kanyang kumpanya, parang tumigil ulit ang paggalaw ng oras at lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Lahat sila ay nagulat sa pagbabagong nangyari kay Girlie. Sis, hindi ba ako namamalik mata? Si Boss Ellie ba yan? Tanong ng isang empleyado ni Girlie sa kasamahan nito. Sis, sampalin mo nga ako. Feeling ko na nananaginip lang ako. Tugon naman ang pinagtanungan ng isang empleyado kanina. Aray! Bakit mo naman nilakasan? Daing ng babae matapos talaga siyang sampalin gaya ng inutos nito. Sinunod ko lang naman gusto mo. Nilakasan ko lang talaga para malaman natin kung nananaginip ka. Katuwira naman ito. Hindi na lang nagreklamo pang muli ang nasampal at muli na siyang humarap kay Girlie. Hala, totoo nga! Hindi ako nananaginip, si Boss Ellie nga yun. Hindi na siya Boss Ellie. Siya na si Madam Girlie. Pagkumpirma ng babae na gulat ang kanyang ekspresyon. Oo nga, tama ka. Madam na ngayon si Boss Ellie. Ang ganda-ganda niya ngayon. Hindi ako makapaniwala. Pagsang-ayon ng isang empleyado sa kausap niya. Si Girlie ang naging sentro ng usapan dito sa kumpanya dahil sa bigla ang pagbabago niya sa sarili na talaga namang ikinabigla ng lahat. Samantalang si Girlie naman ay hindi napapansin ang tinginan sa kanya ng mga empleyado niya dahil isang tao ang gusto niyang makita. Yun ay si Lorenzo. Noong mga nakalipas na araw ay hindi talaga maipaliwanag ni Girlie ang nangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung nalilito lang ba siya o masyadong nag-iisip ng kung ano-ano. Ngunit nitong nakaraan lang ay napatunayan na ni Girlie at natatanggap na niya ang katotohanang may nararamdaman na siya para kay Lorenzo. Mula pagkarating ni Girlie sa kumpanya ay hinahanap na niya si Lorenzo para ipagtapat na niya ang nararamdaman niya para rito. Ngunit hanggang ngayon na halos magtatanghali na ay hindi niya pa rin ito nakikita kaya nagtaka si Girlie. Anastasia, nasan si Lorenzo? Bakit parang hindi ko siya nakikita ngayon? Hindi na napigilan pa ni Girlie ang sariling tanungin ng kanyang sekretarya. Po, okay lang kayo Madam Girlie, Boss Ellie? Bakit niyo po hinahanap si Lorenzo? Takang tanong naman ni Anastasia. Natural, empleyado ko siya. Siyempre, natural na hahanapin ko siya. Ikaw ba'y okay lang din, Anastasia? Katuwira ni Girlie sa pagtatanong. Eh wala na siya, boss. Umalis na, diba? Nag-resign na siya. Pag-amin ni Anastasia. What? Nag-resign si Lorenzo? Bakit hindi ko alam? Tsaka paano siya nakapag-resign? Eh wala naman siyang binibigay na resignation letter sa akin. Gulat na sigaw ni Girlie na hinampas niya pa ang table na siyang ikinabigla ni Anastasia. Eh, boss, ayun nga ang tinawag ko sa'yo kanina. Hindi mo ako pinatapos sa pagsasalita ko. Sinusubukan kong explain sa'yo, pero sabi mo kung ano man yung concern ko, ako nang bahala. Kung kailangan kong i-approve o pirmahan, ako na lang din ang gumawa. Kaya pinagbigyan ko na si Lorenzo. Mukhang nagmamadali ka kasi kanina nung tinawagan kita kaya hindi na ako nang ulit pa, boss. Paliwanag ni Anastasia. Naalala ni Girlie na nung tumawag sa kanya kanina si Anastasia ay nasa kalagitnaan siya ng pagmamaneho papunta dito sa kumpanya. At okupado masyadong isip niya kung paano sasabihin kay Lorenzo ang nararamdaman niya. Kaya hindi niya nabigyan ng atensyon ang tawag ni Anastasia. Pagkatapos maisip ni Girlie ang nangyari kanina, bigla na lang siyang umalis ng opisina na nagmamadali pa. Tatanungin pa sana ni Anastasia kung saan pupunta si Girlie, pero huli na siya dahil nakalabas na ito ng opisina. Si Madam, Boss Ellie, nagpaganda lang bigla, naging nakakalito at nakakagulo namang pinagagawa. Ano kayang nangyari dun? Tanong ni Anastasia sa sarili nang maiwan siyang mag-isa sa opisina. Samantalang, nagmamadaling sumakay si Girlie sa sasakyan niya. At mabilis itong pinaandar paalis para puntahan si Lorenzo sa lugar nito. Mabuti na lang at natandaan pa ni Girlie kung saan iyon.
Pagkarating ni Girly doon, nagtanong-tanong siya sa mga tao kung saan ang bahay ni Lorenzo. Ah, Miss Ganda, nakikita mo po ba yung kulay green na gate na yon? Tanong kay Girly ng babaeng pinagtanungan niya. Yes po, doon po ba yung bahay niya? Hindi, yung bahay na nasa harapan nun, doon ang bahay ni Lorenzo. Sagot naman ng matandang babae kaya napatango si Girly. Nagpasalamat na si Girly at kaagad na pinuntahan ang tinurong bahay ni Lorenzo. Tao po! Tawag ni Girly habang kumakatok. Teka lang ho, nandyan na. Maya-maya ay sagot ni Lorenzo hanggang sa tuluyan na nitong mabuksan ang gate. Boss Ali? Sambit ni Lorenzo nang makita niya si Girly sa labas ng bahay nila. Iyon lang ang tanging nasabi ni Lorenzo dahil maging siya ay nabigla sa pagbabago sa katawan, pananamit at ayos ni Girly sa sarili nito na ngayon niya lang nasilayan ng ganito. At talagang masasabi niya na lalong lumabas ang kagandahan ni Girly. Para kay Lorenzo ay hindi na kailangang baguhin pa ni Girly nang ganito ang kanyang sarili. Dahil kahit ano pa ang ayos nito, ay tunay siyang maganda. Pero nire-respeto niya ang kagustuhan ni Girly at kung saan ito masaya. Lorenzo, bakit ka nag-resign? Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Girly at tinanong na kaagad niya ang kanyang sadya kay Lorenzo. Kailangan ko pa bang sabihin ang dahilan, boss? Tanong ni Lorenzo na hindi na niya mapag-isipan iyon. Oo, dahil gusto kong malaman kung anong dahilan mo bakit kailangan mong umalis ng biglaan. Ni hindi ka man lang nagpaalam sa akin para kahit papaano'y alam ko kung bakit mo kailangang umalis na lang ng ganun-ganon. Please, sabihin mo sa akin kung ano ang totoo. Sagot ni Girly. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero ang alam ko lang, maling-mali yun. Kaya maaga pa lang ay ginawa ko na ang dapat kong gawin, boss. Punto ni Lorenzo pero lalo lang naguluhan si Girly. Ano ang dahilan? Bakit hindi mo na lang sabihin ng diretso ang totoo sa... Kasi gusto kita, boss. Hindi na natapos ni Girly ang gusto niyang sabihin dahil sinagot na siya kaagad ni Lorenzo. Natahimik naman si Girly dahil sa naging tugon ni Lorenzo. Gusto kita, Ellie. Pero alam kong mali yun. Kaya hanggat maaga pa, hanggat kaya ko pang pigilan ang nararamdaman ko sa'yo, ako na yung iiwas. Paliwanag ni Lorenzo. Teka, anong mali sa nararamdaman mo, Lorenzo? Kasi mayaman ka, boss. At mahirap lang ako. Magkaibang magkaiba ang estado natin sa buhay. Gusto rin kita, Lorenzo. Hindi na pinatapos pa ni Girly sa pagpaliwanag si Lorenzo at inamin na rin niya ang nararamdaman niya para rito. Nagulat naman si Lorenzo nang malaman niyang gusto rin siya ni Girly. Pero boss, mali yun. Tsaka ayokong husgahan ka at pagtawanan ng mga taong nasa paligid mo na yung mayamang katulad mo ay nagkakagusto sa isang dihamak na janitor na kagaya ko. Ayokong mangyari yun sa'yo, Ellie. Katwira ni Lorenzo. Kailan pa naging mali ang magmahal? At para malaman mo, wala akong pakialam sa kung anumang isipin nila o sasabihin ng ibang tao sa akin o sa ating dalawa, Lorenzo. Ano naman kung janitor ka? Marangal na trabaho ang pagiging janitor at walang masama sa trabaho mo. Mas gugustuhin ko pang ang magmahal ng janitor kaysa sa mayaman nga, hindi naman maganda ang pag-uugali. Alam mo yan, Lorenzo. Kilala mo naman ako, diba? Dapat alam mong hindi ako nagbabase sa estado ng buhay. Kaya walang mali kung mahalin kita. Mahabang paliwanag ni Girly. Pero... Wala nang pero-pero, Lorenzo. Pwedeng sundin mo naman ang nararamdaman ng puso mo. Kasi ako, alam kong hindi ako ganito noon. Alam kong allergic ako sa lalaki. At ayoko noon pa man na magkagusto sa lalaki. Pero nung nagustuhan kita, nagbago lahat ng iyon. At hindi ko kunestyon ang nararamdaman ko para sa'yo. Dahil ang totoo, gusto ko pa iyong ipaglaban. Kaya please, sundin mo ang nilalaman ng puso mo. Pangungumbinse ni Girly kay Lorenzo. Matapos sabihin iyon ni Girly, ay bigla na lang siyang niyakap ng mahigpit ni Lorenzo. Sorry kung naging duwag ako. Sorry kung natakot akong ipaglaban ang nararamdaman ko para sa'yo. Pangako, sa pagkakataong ito, ipaglalaban na kita hanggang sa dulo ng buhay ko. Ellie, mahal ko. Masuyong bulong ni Lorenzo kay Girly. Talaga? Mamahalin mo ako hanggang sa dulo ng buhay mo? Tanong ni Girly nung kumawala na siya mula sa pagkakayakap. Oo, Ellie. Pangako ko sa'yong ipaglalaban kita at mamahalin kita habang buhay. Sinasabi iyon ni Lorenzo habang titig na titig sila ni Girly sa isa't isa.
hanggang sa bumaba ang sulyap ni Lorenzo sa mga labi ni Girlie. Unti-unting naglapit ang mukha nilang dalawa sa isa't isa, hanggang sa tuluyang naglapat ang kanilang mga labi at masuyo silang naghalikan na hindi nila inisip kung mayroon bang nakakita sa kanila. Ine-enjoy nilang dalawa ang moment na iyon. Mahal na mahal kita, Ellie. Sinserong wika ni Lorenzo kay Girlie matapos ang kanilang paghahalikan. Mahal na mahal din kita, Lorenzo. Higit pa sa buhay ko. Tugon naman ni Ellie habang nananatiling magkalapit ang kanilang mga mukha. Pagkatapos nun ay muli silang naghalikan na punong-puno ng pananabik at pagmamahal. Matapos ang araw na iyon ay tuluyan nang nanaig ang pagmamahalan nina Lorenzo at Girlie. Lumipas ang mga panahon at pinatunayan nilang dalawa kung gaano nila kamahal ang isa't isa hanggang sa tuluyan na silang nakabuo ng kanilang anak. Naging masaya naman ang mga magulang ni Girlie dahil tuluyan nang napagbigyan ang kanilang hiling na magkaroon ng apo mula sa kanilang nag-iisang anak. Sinong mag-aakala na ang dating allergic sa lalaki ay tuluyang magbabago alang-alang sa pagmamahal? Sa kwento ni Lorenzo at Girlie, pinatunayan nito na hindi ang kayamanan ni Girlie o ang kanyang mataas na posisyon ang nagbigay kulay sa kanilang relasyon. Bagkos, pinatunayan nito na ang pagmamahal ay hindi kailanman dapat nasusukat sa kung anong yaman ang meron tayo. Ang relasyon ni Lorenzo at Girlie ay isa lamang patunay na hindi umiikot sa material na bagay at sa estado sa buhay ang pag-ibig, kundi sa tunay at tapat na pagmamahalan. Sa pagtataglay ng pagmamahal na ito, napatunayan nila na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay hindi limitado sa mga kilalang pamantayan ng lipunan. Ang pagkakaroon ng pangunawa sa pangangailangan ng isa't isa, pagtanggap sa kabuuang pagkatao at pagpapahalaga sa mas malalim na koneksyon ang nagsilbing pundasyon ng kanilang relasyon. Ito'y naglalarawan ng pagmamahal na nagtatampok ng pagiging pantay-pantay anuman ang estado sa buhay. Wakas! Hello po! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa Inday Series. At dahil dyan, shout out po to Viray Family and to Bilan Family! Rosemary Corpus from San Fernando, La Union! Hello to Des Togas from Hong Kong! Jenny Rose Quinto from Baguio City, Negros Occidental! Hello din to Rene ng South Cotabato, Romel Anda from Mandaluyong, Anilay Obera from Dubai, and Josie Q. Adok from Ilocos Sur! Hanggang sa muli po, ingat!